Magandang umaga po, Congressman. Good morning. Good morning. Opo, si Ted po tsaka si Chacha, sir, sa Radyo 5 po tayo ngayon, Congressman. Ted. Opo. Oh, namimiss na kita. Andiyan ka pala. opo, Congressman. Anyway, sige po. Kanina po nakausap namin si Congressman Dan Fernandez, no? Ang claim niya, hindi totoo yung 180 plus na mga lumagda sa manifesto for Congressman Velasco. And then mamaya daw po sa plenary, hindi nila tatangkilikin ang manifestong ito and they will proceed with the budget deliberation at hindi pag-uusapan ang speakership issue. Ano po ang inyong komento roon at anong ating aasahan sa panig po ni Ginoong Velasco mamayang hapon? Yun ang problema natin talaga eh. Cayetano and his selected lieutenants like Dan Fernandez really are holding on to their powers even when the majority has already spoken. They want change in leadership. They want change in many things in Congress. They want change in the process that the budget is being handled, katulad ng ginawa nila, or mishandled, katulad ng ginawa nila ng isang linggo. Cayetano abruptly terminated the second reading interpellations going on his own, siya lang, ha? Tinapos niya, and then he called for a long extra 10-day vacation na hindi na kami magmi-meeting until November 16. So, sino ang ayaw magtrabaho tungkol sa budget? Sino ang talagang may damdamin para sa bayan? Sino sumusunod sa kagustuhan ng ating Pangulo na tapusin ang budget on time? Mm-hmm. Eh sila yun eh. Naglalaro-laro sila. Why? Pera at kapangyarihan ang issue dito. Mm-hmm. Pera at kapangyarihan. Like Dan Fernandez. All of a sudden, he is a deputy speaker, man. Mm-hmm. Deputy speaker po. Deputy speaker. What has he done to merit to become a deputy speaker? Capriciously, Speaker Cayetano appointed 24 deputy speakers. In fact, I don't know. More than two of them. opo. He broke all rules and traditions of Congress to accommodate his forces. Kaya, hindi ako nagtataka. Si Dan Fernandez will really fight tooth and nail to retain his post because he knows very well. Kumagaroon ng change in leadership, he would be one of the first to go. So, Congressman, hindi ko hunahu tatanungin pa yung aspetong legal kasi nga iba-ibang mga abogado, kanya-kanya po ng pananaw dito po sa nangyari kahapon. So, we're more interested, mamayang hapon, no, 3 p.m. ang session. Si Mr. Cayetano claims siya pa rin ang speaker. Si Ginoong Velasco naman nagsasabi, ako na ang bagong speaker. So ano po ang ating aasahan mamayang hapon kaya, Congressman? Yan ay major issue to be resolved. It has to be resolved. Hmm. But kailangan dito ang gamitin itong ating mga miyembro, kasama na si Dan Fernandez, gamitan naman yan ng common sense at ng pagmamahal, pagmamalasakit sa institusyon ng Kongreso. Congress is not Dan Fernandez, neither is it Lito Atienza. Congress is an institution fought for by our patriots to be restored. And now that we have a full democracy and Congress is now in existence, we have to protect its integrity. Ang pinaglalaman dito ng maraming miyembro, kahapon, marami sa kanila, kinakausap ko, yung kaya raw sila pumunta roon sapagkat gusto nila i-uphold, enforce the term agreement which was passed on and approved by Congress on July 2019. Mm-hmm. Kaya hindi ito pwedeng isang tabi lang ni Cayetano at ng kanyang barkada. This is something which has which passed with the official approval of Congress, technically electing not only Cayetano. We elected two speakers. That's the essence of the term sharing. Mm-hmm. Kaya yung lumabas yung 1521, bakit? Yung first term is 15 months, the second term is 21 months. Hmm. Bakit pinabago nila ang istorya? Yun ang issue. Kaya parami ng parami ang miyembro ng Kongreso ngayon na tumatanggap ng katotohanan na kailangan i-uphold natin to. Kung hindi, talagang mababoy ang Kongreso dahil lamang ayaw i-honor ng isang grupo. Yun ang issue. Hindi ito issue ni Velasco lang at ni Cayetano. Ang issue rito ay, do we uphold the official action of Congress sanctioning the term sharing done in 2019, or do we ride along with the tide for whatever enjoyment involved
To disregard the elections of 2019, hindi po pwede sapagkat sa lahat po ng mga nandun kahapon, yun ang nananaig na damdamin-dami nila. We're here to enforce the term sharing agreement. Apo. Kaya, ano mangyayari mamaya? Ewan ko, baka naman nakapag-isip-isip na si Speaker Cayetano. Baka nakapagdasal na siya. Siya naman ay pinasuko na ng Holy Spirit. Eh, siguro tatanggapin niya ang katotohanan. Teka muna, kung ayaw na nila sa akin, then I will step aside at hinihinga namin siya ng pakikisama. Opo, respeto. Sige po. Opo. Tumulong na lang siya. Welcome naman ang tulong. Sige po. Salamat po na marami, Congressman. At kami po ay magmamasid mamaya and we hope that everything will be settled as honorable members of Congress. Opo. Yes. Salamat. Thank you very much, Ted. Opo. At least alam ko, andiyan ka pa. So, we are assured of real, accurate, and truthful reporting and commentary coming from Ted Pilon. Salamat po naman. Salamat. Appreciate it, sir. Appreciate it. Thank you so much. Thank you po. Si Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. So, at least ating nabalanse. Kanina po si Congressman Dan representing the camp of Speaker Cayetano and Congressman Atienza representing the side po naman of Speaker Velasco. Okay, Speaker Velasco.